Inaasahan na ng pamunuan ng MRT at LRT na dadami ang kanilang mga pasahero oras sa simula ng pagkukumpuni ng kahabaan ng EDSA. Dahil iiwas sa mga pasahero na sumakay sa mga pampublikong sasakyan, etiyak daw na mas magiging siksikan pa sa mga tren. Pag-news to go si Cedric Castillo. Kung ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang tatanungin, tuloy na ang malakihang rehabilitasyon ng buong kahabaan ng EDSA. Mula Baclaran hanggang Monumento, 50,000 square meters na bahagi ng kalsada ang kukumpunihin. Inaasahang aabuti ng isang taon ang proyekto. Sa kabila ng pangamba ng ilang motorista sa posibleng pagsikipan ng trapiko sa EDSA, inaasahan na rin ang pamunuan ng mga metro trains na maging ang operasyon nila maaapektuhan. Every time na mayroon tayo mga major improvements along EDSA, no? Mga traffic rerouting, so nagkakaroon talaga ng epekto yan sa ridership natin sa MRT3. Sinimulan ng rehabilitate yan, magkakaroon syempre ng traffic. Pag nagkaroon ng traffic, ang mga pasahero syempre ayaw nilang dumaan dun sa ground level. Tinatayang 18 hanggang 20 tren ng MRT ang bumabiyahe mula North EDSA hanggang Taft Avenue tuwing peak hours. May capacity itong magsakay ng mahigit 300,000 pasahero araw-araw. Pero ang aktwal na sumasakay dito, mahigit 500,000. Paano pa raw kaya kung sa kasagsagan ng rehabilitasyon ng EDSA, tren na lang ang sakyan ng iba pang commuters? Nung in-implement yung na-revive yung bus lane scheme, di ba? Yung tapos nagkaroon ng bus segregation na A and B. Yung initial ano niyan, nagka-traffic-traffic sa EDSA, tapos dumami talaga ang sumasakay sa MRT3. Nandun tayo ngayon dun sa maximum capacity niya talaga. Na ito naman, hindi ka mukha nung jeep na pwedeng may sumabit sa istribo. So pag nagsarado na yung pintuan ng tren, eksakto kung ano lang nandun. Hindi ka na po pwedeng dumami pa dun. Bagaman hindi sa EDSA nakalatag ang riles nito, maging ang Line 1 o ang Yellow Line ng LRT, inaasahang apektado. Sa posibleng pagsikip sa EDSA, pihado raw na maghahanap ng ibang masasakyan ng ilang commuter. Alam natin na yan sa EDSA, very critical yan. No? Isang lane lang na mawala, nagkakabol-bol na yung traffic dyan. And ang isa sa mga option na titignan nila dyan yung LRT, lalo na yung mga Ayala bound na mga passengers natin, they would take Line 1 and then papapasa na sa May Bondilla. Usually Bondilla station yung papaano pagpapunta ka ng Ayala. Sa normal na operasyon ng LRT Line 1, 32 trains ang kailangan para magsakay ng pasahero. Pero sa ngayon, 27 lamang ang gumaganang tren dito. Present congested na rin yung Line 1 kasi for two reasons. Number one, yung riles natin, 30 years old na yung riles ng Line 1. Nangyayari, yung mga tren natin tumatakbo lang ng maximum sila is mga 40 kilometers per hour compared dun sa ideal na 60 kilometers per hour. So ang isip dito, mapagal yung usad ng mga tren natin. Okay. Dalawa, kulang na rin tayo ng tren sa Line 1. Kung karagdagang tren ang pag-uusapan, malabo raw ito sa ngayon. Matatagalan pa raw bago dumating ang in-order na trains ng MRT at buwan naman ang aabuti ng repair ng bawat tren ng LRT sakaling makumpuni ang mga ito. Ang option lang talaga nila, maghintay sila ng susunod na tren na maluwag. They have to be patient. Maghintay lang ng susunod na tren, ma-accommodate din naman lahat. Cedric Castillo, GMA News.